Welcome back po sa aming munting channel. Good morning ulit. Day number 77 na po tayo. So, nandito na ako sa site. Simula na silang gumawa. Nagpunta ako sa hardware. Bumili muna ako ng flexiband para sa waterproofing dun sa pagitan ng kabilang lote. Kailangan pahiran yun para hindi kumatas yung tubig. Yung bumili din ako ng roller gagamit sa pagpapahid ng flexiband. Tapos itong welding rod 1/4, ikakabit nila kasi ngayon yung front door jamb, yung pinaka main door. So tara, tingnan po natin yung gagawin nila mag-happen. So ito po, na Sunday ngayon, wala silang gawa. Pinick up na namin yung order namin na hamba, yung 1.2 meter by 2.1 meter. So magkabilaan po yung bisagra niya. Hindi sa kabila, pang twin door to eh. Ngayon lang namin na pick up. Medyo delayed yung pagkaka-order namin. So yan si Mrs. Pretty. Ibababa lang namin. Magaan lang naman to eh. Para maikabit na nila dun sa pinaka-front door. Uy, mabigat! Hindi magaan! Si Nonny James. Nagagawa dito sa kasi JR. Grinder nila. Bili mo. Yan, grinder nila ito. Mabuwasa kasi ito. Kasi malaki siya eh. Tapos adjust na lang dito ng konti. Yan, adjust din dito ng konti. Pero malamang hindi na ito 50 cm. Magiging 45 cm na lang ito. Para hindi na masyadong magtibag dito. So, ginamitan nila ng grinder. Tapos titibagin ito, sisinsilin. Ito na yung door dyan na ikakabit nila dito sa main door. Twin door kasi yan. Kaya medyo malaki. 1.2 yung lapad niya. Tapos dito, tinanggal na nila yung ginamit na forma para na sa pundasyon ng hagdan. So, nililinis na nila. So, gagawin nila ngayon itong staircase. Sisimentohan siya. Naligan muna ng baka, sisiksigin. Diyan saka sisimento yun. Preparasyon ng pagsisimento. Kapasok na ulit si Tatay Bebot. Medyo kailangan linisin kasi may mga pumasok na bato saka na lupa. Patulong niya si Aga Morning. Nagagawa dito sa kasigyan. Grinder nila. Bili mo. Yan, grinder nila ito. Mabuwasa kasi ito. Kasi malaki siya eh. Tapos adjust na lang dito ng konti. Yan, adjust din dito ng konti. Pero malamang hindi na ito 50 cm. Magiging 45 cm na lang ito. Para hindi na masyadong magtibag dito. Ginamitan nila ng grinder. Tapos titibagin ito, sisinsilin. Ito naman sa CR, si Randy. Sinutuloy niya yung nabitin ng Sabado. Tatapusin naman ito yung display. Kaya naman tapusin ito. Pangalahati na siya ng Sabado. So, flat lang naman siya. Tapos lalagyan din naman niya ng bathroom tiles. Sinisimula ng sinsilin ni Nonny James yung kakabitan ng steel door jam. Ito siya. So, medyo ninipis siya kaya dadagdag ng konti dito. Kabilang side. So, si JR, pinutol na niya yung mga sobrang bakal na pag-iispatan. So, lalagyan rin ito ng bakal para may pagkapitan siya. Ayan, nakabalik na kami dito sa site. Bubuhos na sila ng simento para sa flooring ng staircase.
Kapiraso lang naman to. Kasiya siguro yung simento kasi umorder pa lang kami ng simento eh. Mamayang hapon pa lang daw ma-deliver. Mukha nakasayang na sila oh. Ino na kaya? Ino natin. Ay, hindi pa, kumukulo pa lang. Ayan, napit na. Mabo yung camera. Sa harapan na kabit na, na welding na yung steel door jam. Medyo natapyasan lang dito. I-repair na lang nila ito. Kasi nung sininsil na nadamay eh. I-repair na lang ito. So, nasaktuhan naman siya. Sinubukan kong lagyan ng testingin ng level bar. So naka-level naman siya. Sa gitna naman itong babo. Natin sa side. Paolo! Ayan, naka-level naman din siya. Tapos nilang ilagay itong door jam, nilalagay niya yun na simento para mas tumibay siya, para mabuo yung pinaka-column niya. Si Tatay Gobet ang debot ang nag-sisimento. Pati yung kabila lalagay din. Dito naman sa labas, sa pinaka-taas, sa bubong, tinutuloy lang nila yung pagkakabit ng spandrel. Naglalagay muna sila ng stud yata tawag yan. O channel bar, di ako sure eh. Para sa pagre-repitan ng spandrel. So halos nangangalahati na siya eh. O kalahati pa. Si Nonny James ang tumitira. Nasemento na nila ito. Pakikinisin na lang ito. Ipipinis siya pag nagplatado. Sa kabilang side, binabato ka lang ni Tatay Bebot ng semento. Para pumasok doon sa loob ng hamba. Para matigas siya. Kasi pag malambot yan, may tendency na bumalaktot yung hamba niya. May tendency pasokin ng tubig. Kakalawangin siya. Kaya kailangan punuin siya ng semento. Unti-unti lang niya. Tapos sinisundot para pumasok yung semento. Tsaga-tsaga lang ito. Si Nino sa taas, pinakamataas, nag-waterproofing na siya. Pras, para hindi ka nakabili ng diulo. Para hindi pasokan ng katas ng tubig. So gamit namin dyan yung flexiban, yung hinahaluan ng simento. So, si JR dito, yung kantuhan, ginagawa na niya. Kaya hindi muna tinapos yung pagkakabit ng spandrel sa mismong huling dalawang party niya. Kasi kailangan tapusin muna itong kantuhan. Pag natapos na siya, saka pwedeng isarado ng spandrel. Dito naman sa CR, kinaangat na nila yung mga nakaabang na bakal. Preparasyon para sa flooring. Tatampering muna siya para masiksik siya. Tapos lagyan ng yung pinagbista yung buhangin para masiksik. Tapos madiligan muna. Then bukas, para bukas pwede na siyang natagan ng simento. Ayan o, lumalabas na yung nakatali naman dyan sa kabila yun. Kaso gagawa sa kabila? Kami na masiksik. Kaya napalabas na yung bakal, i-bebend muna siya. Ito na, simento na nila ito, yung area ng staging. Yan, nag-abang kami ng clean out dun eh, para pag nagbara, pwedeng sumpitin. Matatakpan naman siya ng staircase eh. Kasi malalagyan naman yan ng cabinet. Ito, inuunat nila yung, inuunat ni Randy yung bakal.
Tayo muna kaya yung bakal nato para hindi kayo mahirapan. Sisisiksigin pa naman yan. Yan. Ito na po yung kina-deliver namin na semento. Medyo nagmahal. Dati kuha namin 210, ngayon 218 na siya. So, ipopesa nila ito dito sa loob ng stockroom. Ito na kasi huling semento na natira sa amin. Ito na yung last cement. Naghahalo pa sila ng isa. Ayan na, binababa na nila yung mga semento. Medyo mausok. Ayan, dito siya itatambak. Si Nonny James, nag-waterproofing na siya. Gamit yung ball pen, flexible. O, si JR naman, ito, si ginagawa na niya yung kantuhan dito sa may balcony. Kahit ng flexiban, salisi eh. Una, pababa muna or taas baba lang. Tapos yung susunod na patok niya, pa-cross naman, kaliwat kanan. Ito dito, pinapahira na rin nila. Napahira na rin pala. Ito rin yung bandang dulo. So, ipapatungan pa rin isang patong yan. O, yung best friend ni Paolo, ayan o, malapit sa kanya. Naghahanap ng merienda. Mabait kay Paolo to eh. Pinapakain kasi ni Paolo. Paolo, ano ba pangalan ng pusa mo? Ano po? Lucrecia? Ano? Lalaki yata eh. Onion. Ha? Onion. Onion? Si Onion pala pangalan nito, Onion. Si Sibuyas, Onion. May kain ka lang dyan, Onion. Date tayo dito sa CR. So tinanggal nila yung mga bloke ng mga natibag na hollow block. Tinanggal nila, tapos binasa para masiksik. Tinatamper nila gamit itong maso. Hindi kasi pwede yung malaking pang siksik eh. Kasi baka tamaan yung tubo, baka mabiyak. So, unti-unti lang yung pagsisiksik nila. Tapos sa party ng mga tubo, pauna, nilagyan muna nila paunang buhos para tumigas na siya. So yan, ito yung pang siksik nila yung maso. Dito naman sa harapan, kinakantuhan na nila Tatay Bebot yung magiging awning window dito. Awning window siya. So, kakantuhan yan. Saka itong side, isang side na ito. Isang maliit na parang poste. Hindi na magiging lapad ng awning window. Yung pinaka-frame niya, 50 cm. Kaya, ginagamitan ng rodel ng kahoy. Pakinisin siya. Yan. Ito yung ginagamit nila pang siksik, pang tamper. Yung maso, hindi kasi pwede yung malaki, baka malakas ang palo eh. Mabasag yung tubo sa ilalim. Hindi na, konti-konti na. Binasa mo ba yan? Hindi po, kahit kapatid. Oo. Pagka-tamper niyan, pwede na siyang tambakan nung pinagbistayan na buhangin. Tapos sa didiligan. Yung konting tamper ulit bukas, latag ng bakal, then pwede na siyang lagyan ng semento para ma-flooringan na siya. Natambakan na ni Randy ng binistay na buhangin. Ngayon naman dinidiligan niya para mas masiksik pa siya. So, bukas, konting tampering na lang yan, lalatagan na ng ito, ng bakal, pwede na siyang semento yan. Galing ni Mrs. Ah. So yun po, recap na lang po tayo ngayon, day 77.
So, simulan po natin dito sa ground floor. Yan na, ikabit na nila yung hamba. Simento na rin yung mga gilid. Ito pa, paplatadahan pa naman to. Ipa-plaster pa naman siya, kaya okay lang. Kaya natin sa loob. So, yung itsura niya medyo madilim na eh. Tapos dito sa pinaka-awning window, nagsimula na sila magkanto. Saka sa kabila. Yung sa taas, hindi pa tapos yun kasi meron pang tatanggalin na kahoy dyan. Kaya duduktungan pa rin nila yan. Saka paplatadahan pa naman yung harap nito. Ito na, simento na nila yung pinaka-flooring ng staircase. Tapos yun yung magiging clean out niya. Matatakpan naman yan kasi balak namin maglagay ng cabinet dyan para sa storage. Dito naman sa CR, naplatadahan na. Ito hindi pa na-finish yung pinaka-niche niya. Pinatitigas muna, then bukas ipipinis nila yan. Tapos ito, nasiksik na yung lupa. Natambakan na siya ng pinagbistayan na buhangin. Giniligan din para mas masiksik siya. Then bukas lalatagan niya nila ito ng bakal para masimento na siya. Siguro bukas sisiksikin pa rin ito ng konti. Dito naman sa bandang labas, na tapyas na nila yung hollow block. So okay na yung sukat niya na simula dito hanggang sa kabila, 160. So pwede na siyang platadahan or kantuhan. Hindi ko lang alam kung ano mas maganda mo na kung kantuhan muna or platada. Tapos sa taas, tingnan natin kung ano yung nagawa nila. Akit tayo. Dito sa may balcony, yung kantuhan ng housing, natapos na rin. Yan sa baba. So parehas na siyang may kanto. Tapos sa spandrel, kabit na nila, konti na lang. Tigas pa daw. So bukas itutuloy siguro nila ito. Kailangan muna kasi waterproofing yung wall niya, katabing property. Yan, kompleto na siya halos. Sa kabila, naglagay kami ng parabutas eh. Yan yung exhaust niya. Yan. Anim yan, anim na butas. Hindi na masyado kita eh. Yan, yung pinaka-exhaust nung sanepa ng spandrel. Dito naman sa kwarto, sa loob, nalagyan na nila ng waterproofing. Yung pinakataas. Ito rin yung sa magiging headboard nung kama or nung bed. So, ito. Yan, waterproofing na rin. Ito hindi pa. So, tutuloy nila bukas yan pag nakabili ulit kami ng pang waterproofing. Yan, yung taas meron na rin. Ito wala pa. Siguro mga isang galon pa uli ng Moistened Plexiban para ma-waterproof na siya lahat. So ito, pababa pa lang yung naipahid nila eh. Sa susunod, yung pa-cross naman niya, yung pahalang. Tapos yung sobrang halo, pinalatada nila dito sa pinaka-balkonahin niya, yung sa staircase. So pa yan yung update sa mga nagawa nila ngayong maghapon. Dito hindi pa ito ginagalaw eh, kasi may mga kahoy pa, may mga tukod pa. So, ayan po ang naganap sa ating day 77. Happy Monday! So, hanggang bukas na lang po. Stay safe and see you again tomorrow!